What's up mga buwak? So welcome back to my YouTube channel. It's me, Rica. Ang baklang kusinera. So yeah, thank you so much guys sa panonood ng two previous videos na ginawa ko. Yung una yung Bake Mac and yung pangalawa is yung Corn Dog. So maraming salamat po. And meron na akong 52 subscribers! Yan, thank you so much. Ang saya-saya ko. So anyway, ngayong gabi, ang gagawin naman natin ngayon is something sweet. Kasi since quarantine, hindi na tayo nakakaramdam ng sweetness sa ating mga special someone. Charot, calomero. So, ayun. Gagawa tayo ngayon ng mango tapioca jelly. Or mango jelly tapioca. Hindi ko alam. Basta yun. Yun yung tawag. Parang may mangga. Tapos gulaman. Tsaka ano. Sago yun. Yun yung gagawin natin ngayon. So, if you wanted to learn kung paano ko siya gagawin or paano ko siya ginawa, please watch the whole video. Back guys, ngayon, syempre, since magluluto tayo or may gagawin tayong something na pagkain, saot ko na naman yung mahiwagang apron ko. So, ayan. Actually, hindi pa siya nalalabas simula ng first vlog ko. Sorry na. So, ayan. Ang mga... Naisip ko kung bakit ko gustong gawin din yung mango jelly tapioca is because nagsama na ako sa ano, mango graham. Tsaka sabi ko, wala akong mahanap na graham din talaga. Yung sa pure gold o kahit sa ano ko maghanap, kakaubusan ng ano dahil ng graham. Nakakaloka. Ang huli ko nabili yung durog pa, hindi man lang naghalo yung durog dun sa mixture ng Nestle cream at saka condensed. Kaya ito yung gagawin natin. So, hindi ko napapatagalin to. Ito ang ating mga ingredients. Watch this. Ayan, so first of our ingredient is ang ating mango. Mango. So, ayan yung magiging main ingredient ng ating gagawin since mango tapioca jelly or mango jelly tapioca siya. So, kailangan may mango. Next of our ingredients is ang ating tapioca or sago. So, ayan, naluto ko na siya kaninang tanghali pa lang. So, sobrang lambot niya na and tinigman ko siya kanina. Ang sarap kasi pinakuluan ko siya sa brown sugar and vanilla. So, ayan. So, yung ating jelly naman is actually made from clear Mr. Gulaman. And kung makikita niyo, may mga bits siya ng mango kasi yung buto ng mangga is sinimot natin and sinabay natin sa pagpapakulo nung ating gulaman. So, ayan yung naging itsura niya. Siguro ito din yung magiging iba dito sa aking mango jelly tapioca kasi yung pinaka jelly natin is meron na siyang mangga agad. So, mas masarap and mas malalasahan natin yung pagka-mango nung ating dessert. Of course, ang ating creme densada, it's actually a mixture of cream and condensed. So, ito yung usually na ginagamit ko para mas makatipid kasi mas mura siya. And at the same time, magkasama na yung cream natin and yung condensed natin. Meron pa rin tayong Nestle cream or all-purpose cream na gagamitin kasi mas masarap, mas creamy. Tsaka para hindi siya din ganun katamis. Yan, ito yung last sa mga ingredients natin. It's actually mango-flavored sweetened condensed creamer. So, meron na siyang mango-flavored na condensed. So, ito yung kinuha ko. Siyempre, mango yung main ingredient natin. So, mas makakadagdag siya ng flavor dun sa ating gagawing dessert. So, ayan yung pinili natin. So, pwede rin siyang actually gamitin sa mga mango graham float or tiramisu para mas maging malasa na mangga yung inyong dessert. Guys, napakita ko na sa inyo kung ano yung mga ingredients na gagamitin natin. Mura lang ulit siya and yun nga, hindi naman lumagpas ng 300 ata yung nagastos ko. So, and masarap na din siya, magugustuhan na din ng mga bata. And syempre ako, syempre kaya ako ito ginawa dahil gusto ko. Tapos yun. Ngayon is gagawin natin yung first procedure natin.
So, ang gagawin natin is, imimix na natin yung ating mga liquid ingredients, which is, first, yung creamer, or all-purpose cream pala. Creamer, sorry. And all-purpose cream. And kunin na din natin yung ating flavored condense. Ayan siya. Flavored condense. And yung ating creme densada. Yung mixture ng ating ano. So, gawin lang natin is haluin lang natin siya hanggang sa mag-equally or mag-evenly ano, proportion na yung kulay niya. And yun sa tingin natin halong-halo na siya. Ayan, sarap. Ayan, ngayon halong-halo na siya. Oh, diba? Pantay na yung kulay niya. Pantay na yung yellowish na dahil dun sa ating sweetened condense. Or yung ating flavored condense. Mango flavored condense. So, ang gagawin na natin, una is ang ating tapioca. Ayan. Kasi, masyado siyang dikit-dikit. So, make sure na ito yung una natin haluin para mas mabali siya maghiwa-hiwalay or mas mahihiwa-hiwalay natin yung ating ano. Ako kasi dikit-dikit na siya. Next naman natin is yung ating jelly, mango jelly. So, lagay na natin lahat. Yan. So, ganun lang din. Haluin natin siya. Hanggang magpantay yung ano niya. Magkaroon lahat ng ano. Ng mixture ng ating mango cream. And last, na ilalagay natin is ang ating tanin! Mango cube. So, ang dami ng mango. Kaya masarap siya. So, yan. Tuloyin lang din natin ulit siya. May natapin. So, ngayon, ayan na siya. So, evenly, ano na siya, mixed. So, ayan. Sarap. Sorry guys, kung natatakam ko na naman kayo, ha? Sorry niya. Pero, ayan siya. Ayan na siya. So, ayan guys. So, natapos na natin siyang gawin. Actually, mabilis lang siya, diba? Sobrang dali lang. Halo-halo lang. Pero, yung nagpa-challenge talaga sa akin kanina yung sa gelatin. Yung ginawa ko siya. So, kung gusto niyo ma-watch yun, eto siya. Para makita niyo rin kung paano ko hinalo yung pinakambuto ng mangga dun sa gelatin natin. Watch this! Ayan yung ating gelatin. So, ang ginawa ko dyan is hinalo natin yung mga buto and yung mga excess na laman ng buto dun sa ating gelatin. Antayin lang natin siyang kumulo. So, nilagay ko yung buto para walang masayang and makatagdag din ng flavor dun sa ating gelatin or gulaman. Pero, syempre tatanggalin din natin yung mamaya kapag kumulo na siya. Ayan, ngayon kumukulo na yung ating gelatin. So, once na na-hit na meet na natin yung ganyang kulo niya, tsaka natin siya papatayin. Then, ililipat na natin siya sa flat surface or sa mga Tupperwares para tumigas and para mas madaling hiwain. So, after kumulo nung ating gulaman, yan, nilagay ko na siya sa Tupperware and itong makikita niyo matigas na din siya. And yung mga chunk ng mga mangga nandyan, so talagang masarap na masarap siya. Yun yung ginagawa ko sa buto para hindi masayang at masimot na masimot hanggang din sa flavor na pwede pang ipigay nung buto ng mangga. So, hiwain na natin siya ngayon. Ayan. And so, nakita nyo na kung paano ginawa yung gelatin, diba?
So, ganun lang siya kadali. Isasalin lang or ihalo lang yung buto. And, kuha lang kayo ng kutsara. Tanggal-tanggalin nyo yung mga nakadikit na laman doon sa buto. Para, mas magkaroon ng parang chunky or may mga bits ng mango dun sa satin jelly na nakalikit. So ngayon, tatransfer ko na siya sa mga maliliit na lalagyan. Kasi kapag kumukuha sa ref, parang hindi nakakaw-kaw yung malaki. So transfer natin siya. Actually, ang nag-estis ko lang dito is mga around... Wala pang 300 lang ata, ganun lang, ang mura lang niya. Mga nasa 300 lang, kasi yung mango, 100 yung kilo, isang kilo yung binili ko. Tapos yung mga Nestle cream, 50. O mga ganun lang siya, hindi siya mahal, mura lang. And tingnan nyo naman yung nagawa ko, isang ganito na. Diba po? Sarap po. Pwede rin itong gawing business. Pwede. So ayan. Yan na siya. So guys, nalagyan na natin sa ref yung ating mga nagawang mango jelly tapioca. So ngayon, it's time for our food taste. So ayan na siya. Actually, hindi pa ito nalagyan. Nangangati lang ako. Kaya ako siya titikman. So ayan na siya. So, tikman na natin. Sarap. Ang sarap. Kasi yung, di ba yung ginamit natin condensed is yung flavored na, which is mango. Ang sarap na. Tapos yung tapioca pa is malambot kasi kanina ang tanghali, pinakuluan ni mama yun. Nakisuyo ako kasi matutulog ako kanina. Tapos yung jelly pa niya is may touch of mango pa din dahil din sa ginawa natin. So, ang sarap niya. Dapat ang tamis pa ng mangga. Malap. So, kakainin ko na lang to guys. So, kapag nagustuhan niyo, kung nagustuhan niyo yung video ko, just click the thumbs. Click the like button and subscribe na rin kayo sa channel ko and please share my videos and also click the notification bell para maging updated ko sa mga susunod pa nating gagawing kalokohan. Thank you mga buwak! Stay at home and keep safe! Bye-bye!